Once again mga Lodi, this is Electrician TV. For today's video, ididimo ko po at isishare sa inyo kung paano mag-actual wiring ng floating switch. So itong video na ito mga Lods, o itong tutorial na ito, request po ito ni Sir Acer Evangelista. Sir Acer Evangelista, para po ito sa inyo at sa lahat ng mga nanonood sa aking YouTube channel. So bago ko po simulan ang video na ito mga Lods, please like and subscribe and pakit ang notification bell button nang updated kayo sa aking susunod na mga video. So simulan na natin mga Lods. Ayan po mga Lods, bago tayo mag-actual wiring, ididimo ko muna sa inyo at i-explain kung ano ang koneksyon ng E1 at saka ito. Ang floating switch po mga Lods may dalawang terminal at may symbol na E1 at saka ito. Yung E1 at saka ito po mga Lods, ibig sabihin auxiliary 1 at saka auxiliary 2. So ang floating switch mga Lods, mayroon itong dalawang terminal sa loob ng floating switch at nakatali po itong dalawang floating ball. So ang floating switch mga Lods, nilalagay po ito sa taas ng drum sa may butas banda at ipapasok natin itong floating ball. So ito ang magkocontrol kung kailan mag-off at kailan mag-aandar ang motor. So halimbawa mga Lods, nasupplyan na natin itong floating switch. Halimbawa ang tubig ng drum ay naubos na. Itong floating ball mga Lods, maghang ito. Ito ang terminal na nakakonekta ang tali ng floating ball, didikit po dito. So magko-complete circuit, aandar itong motor hanggang sa mapuno ang drum. So pagka napuno ang drum mga Lods, magpo-float itong dalawang bola, bubuka ito uli. So ang supply na galing sa breaker, dito lang yun mag-stay. So putol ang circuit. So mag-off ito. So ayan mga Lods, maliwanag ang pag-explain ko mga Lods. Ang susunod natin na i-explain, ito ang koneksyon kung paano natin i-wiring. So kung nakikita nyo sa ating schematic diagram, ang ating supply ay line to neutral. Ibig sabihin pagka line to neutral, ang isang linya or line 1, buo po na 220 volts ang supply. At ang line to is 0 voltage. So ganito po ang pag-wiring mga Lods. From line 1 or hot line, dito po natin i-connect sa E1. At saka yung ito, dito po natin i-connect sa isang wire ng ating motor. At saka yung ating neutral mga Lods, i-direct natin sa ating motor. So, pagka naka-off itong switch, walang current na pumapasok sa ating motor, safety na safety itong ating motor at tatagal ito pagka ganitong pagka-wiring. So, ayan po mga Lods, napaliwanag ko na kung paano mag-wiring ng floating switch na magkocontrol ng ating motor. So, magsisimula na tayo sa pag-layout ng wire at mag-actual wiring na tayo. Ayan po mga Lods, ililayout muna natin ang mga wire bago natin i-wiring. Yan, kung napansin nyo, ang tubo na ginamit ko kulay blue. Dahil po hindi ako nagbili ng materials, ang may-ari po nagbili ng materials yung mga Lods, na dapat sanang gamitin dyan ay kulay orange pang electrical. Pwede pa naman sanang isa ulit to, kaso medyo malayo ang nabilan, mas lalaki ang gastos, kaya sinabi ko sa may-ari na ito na lang ang gagamitin. Ayan po ang butas na yan, dyan po tayo magkukuha ng supply na papunta sa ating breaker. Ayan po ang ating breaker mga Lods. Kung nakikita nyo, naka-layout na. Ayan po ang ating line side na galing sa outlet. At yan naman po ang ating load side. Dapat po sana, nung pag-wiring pa lang nito, mayroon ang abang na wire na para sa tubig. At required naman talaga na may spare ang ating panel board. Ayan naman po ang ating floating switch. Yan po ang magkocontrol ng ating motor mga Lods. Kung nakikita nyo, yung may dalawang terminal, yan po ang tinatawag na E1 at saka ito. Ang kahulugan po ng E1 at saka ito, auxiliary 1 at saka auxiliary 2. At sa loob ng drum mga Lods, mayroon yung dalawang bula na connected sa ating floating switch na kung halimbawa, kaunti na lang ang tubig, maghang ang dalawang bula at kusang aandar ang motor. At kung halimbawa naman, pag napuno na yung drum, magpo-float ang ating dalawang bula or floater,
at kusang mag-off ang ating motor. At yan ang dalawang wire mga lods, papunta yan sa ating junction box. Mamaya ipapasok natin yan sa tubo. Ayan po mga lods, naka-layout na lahat ng mga wire na napasok na natin sa tubo. Yan po ang dalawang wire na yan. Yan po ang galing sa A1 at saka ito. Ayan naman po. Yan po ang galing sa ating motor. At yan naman po ang dalawang wire na yan. Yan po ang ating supply. Meron tayong tagging. Hotline yan mga lods. Yan po ang ating hotline. At sa yung A1, nilagyan ko rin ng tagging. Ibig sabihin mga lods, yung hotline natin, i-direct natin doon sa pinaka floater switch. Para kung halimbawa naka-off ang floater switch, mag-stay lang ang supply sa ating floating switch. Ito naman ang isang wire na yan mga lods na galing sa ito. Direct yan sa isang wire ng ating motor. And dyan natin yan i-splice. At yan naman pong isang wire na galing sa motor. Yan pong ating neutral or ground. Zero power yan mga lods. Galing yan sa ating breaker yung ground. Yan kung nakikita nyo mga lods. Kasi siya na kayo mga lods. Wala akong taga-video. Ako lang pong nagbibidyo. Kaya malikot ang ating kamera. Ayan po mga lods. Na-splice ko na. Mamaya igpitan natin yan. At kung nakikita nyo, mayroong tagging. Yan po ang ating hotline. Na galing sa breaker. Direct sa ating iwan. Saka yung ito natin. Direct sa ating isang wire ng motor. At yung isang wire ng ating motor. Direct po sa ating breaker. Or yan ang ating pinaka-neutral. Or kung nakikita nyo, walang tagging. Yan po ang ating neutral mga lods. Ang susunod natin na gagawin mga lods, lagyan na natin ng tape at takpan ang ating junction box. So ayan mga lods, kung nakompleto na natin ang pag-wiring, naka-layout na lahat ng tubo, ayan, natakpan na natin ang ating junction box. Ang susunod natin na gagawin mga lods, i-splice na natin ang ating supply sa outlet. Ayan po mga lods, i-splice na natin ang ating supply sa outlet. Dapat po sana mga lods, mayroong sariling supply to ang ating motor kasi malaking amperahe ang kinukonsumo ng motor. So dahil hindi inabangan ng dating elektrisyan na nag-wiring dito, ginawa ko lang ng paraan na magkaroon ng supply ng ating motor. So dito na ako kumuha ng supply sa pinakamalapit na outlet. Ayan po mga lods, i-tip na natin at i-try natin kung tama ang pagka-wiring. Ayan po mga lods, na-on ko na ang breaker. Tingnan natin ang motor kung gumagana. Ayan ko na ririnig yung mga lods, gumagana na ang ating motor. Usa lang yan mag-off pagka napuno na yung drum sa taas. Ayan, kung napansin nyo mga lods, hindi na umaandar ang ating motor. Ibig sabihin, puno na po ang ating drum sa taas. So, salamat sa inyong panonood mga lods. Sa hindi pa po nakalike and subscribe sa aking YouTube channel, pakilike and subscribe, and pakihit ang notification bell button nang updated kayo sa aking susunod na mga video.